Masayang nagsidalo ang mga Adventistang kababaihan sa Glow Evangelism Training na idinaon sa Mountain Province's Mission, Baguio City. Sa pangunguna ng Adventist Women's Ministry, ang nasabing pagsasanay ay nagdulot ng mga kaalaman at materials na magagamit ng mga kababaihan sa pakikisangkot sa gawain ng evangelism. Ang balitang may pag-asa, iyahatid ni Alpha Chris Alteros. Sa layuning mapalaganap ang ebanghelyo katuwang ang mga kababaihan, isinagawa ng North Philippine Union Conference Women's Ministries Department ang NPUC-wide Glow for Jesus Evangelism Training na may temang Chosen to Glow sa Mountain Province's Mission, Baguio City noong May 16 hanggang 18 ngayong taon. Ito ay dinaluhan ng mga kababaihan mula sa mga nasasakupang conferences at missions ng Luzon. This is like part 3 already of the Glow Evangelism Plan. And sana marami talaga ang ma-encourage kasi marami sa mga kababaihan takot mag-evangelize. Pero pwede pala. And especially meron tayong mga materials na kanilang magagamit. Sa unang araw, pinangunahan ni NPUC President Gerardo Cajobe ang pagbukas ng programa. Sinundan ito ng mga lectures na pinangunahan ni na Pastor Abner Dizon na nagbahagi ng paggamit ng Muslim Bible Study Guides para sa kababaihan. At ito ay mas nag-inganyo sa kanila na makibahagi sa misyon, hindi lamang sa kapwa Kristiyano, kundi pati na rin sa ating mga kapatid na Muslim. Ma'am Jose Calera sa kanyang topic na Empowering Women in Children's Evangelism. Ma'am Delba de Chavez sa kanyang topic na Revitalizing Women's Spiritual Leadership, The Journey Back to the Altar. Pastor Marvin Diaz na ibinahagi ang topic na Fishing 101 na kung saan tinuruan niya ang mga kababaihan ng mga basic na paraan ng pag-akay ng mga tao sa paanan ng ating Panginoong Jesus. At Pastor Abraham del Rosario sa kanyang topic na Leveraging Literature, A Guide to Effective Evangelism Outreach. I'm so blessed po sa pag-attend dito sa ating GLOW training kasi po talagang tinuturo po natin dito sa atin ang kung paano po yung mga strategy, kung paano natin ma-reach ang ating mga kababaihan sa labas at hindi lang po ang mga kababaihan kundi lahat po ng mga taong namimit po natin. Sa araw ng Sabbath naman, ipinatuloy ang magagandang topic na ibinahagi naman ni na Mama Donna Lourdes Felicitas na nagtalakay tungkol sa Enamored, Armored, and Anchored, Gearing Up for Evangelism. Ma'am Virginia Baloyo sa kanyang topic na Healthy and Happy Evangelism for Young People. At Pastor Felixian Felicitas sa kanyang topic na Women in Mission. At lubos na pinagpala ang mga dumalo. Ako po ay tunay na excited dito sa Glow for Jesus Evangelism dahil po sa training na ito, lalo pong na-ignite ang passion ko sa evangelism at ang pangalawang ay is nakaka-inspire yung aking mga fellow women, yung ating mga speakers at maging sarili po natin na maging inspirasyon sa maraming tao para makilala si Kristo. Sa pagtatapos, pinangunahan ni Pastor Marvin Diaz ang commitment message na kung saan mas lalong nagpaalab sa damdamin ng mga kababaihan na lumahok sa pagtatapos ng gawain ng Diyos. Ang Women's Ministries Department ng North Philippine Union Conference ay lubos na nagpapasalamat sa mga tumugon sa paanyaya na mag-attend dito sa Glow for Jesus Evangelism Training. Kami po ay natutuwa at nagagalak na marami ang gustong maki-involve sa evangelism na ito ang misyon ng ating iglesia. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Alpha Chris Alteros, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.